Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So today is Wednesday and nandito pa rin tayo sa ating series which is God's Catalyst for Change. So again, a catalyst is an agent, diba? Agent of change. So since today nga is Wednesday, nandito tayo or narito tayo sa ating third installment ng ating series. And our topic for today is a successful leader or ang matagumpay na leader. So in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Joshua chapter 1 verses 7 to 9. So in English Standard Version, "Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success. Wherever you go, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will have, or you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." In Filipino translation naman, "Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang ibig ko, ang biyuin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na inyong." So balik tayo sa verse 9. "Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo. Di mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." So di ba sinasabi lang dito na sundin natin, especially as influential leaders or aspiring to become influential leaders, na sundin mabuti ang kautosang ibinigay sa atin ni Moises, di ba? The law that the Lord God has commanded us through Moises and through Moses. And basta ayun, di ba? Mag-base lang tayo sa gospel. We should treat the gospel as our standard for everything, especially when it comes to being a leader. So in that way, we will become a successful leader. Kagaya na lang ng topic natin ngayon na a successful leader. So para mas mapalawak pa ito, para kaya natin isipin tayo sa ating teaching. So number one teaching, a successful leader is obedient to the word of God. So tayo mga leader, before we even become a good leader, we must become a good follower, di ba? Ayan ang laging itinatatak sa isip namin sa terminology. And I believe this also applies to us in general, especially to us Christians, kasi kailangan muna nating sumunod na sumunod sa Bible, sa Word of God, bago tayo maging isang successful leader kagaya nga na nabanggit dito sa ating unang katuruan, di ba? So we won't be able to manage or to lead a group or ayun, an organization if we ourselves is not good at following or being obedient. So ano na lang yung attitude na maipapakita or maishishare natin? Ano na lang yung magiging influence natin sa iba kung tayo mismo ay hindi tayo marunong sumunod? So ang tendency is, dahil hindi tayo marunong sumunod, hindi rin tayo susundin ng mga members natin or nasasakupan natin. And with that, we won't become a successful leader. Number two, a successful leader is saturated with the Word of God. So dapat tayong mga aspiring influential leaders, we should be saturated with the Word of God. Kumbaga, lunod tayo sa Word of God, sa Gospel. So dapat hindi tayo nagbabase lang sa sariling decision natin, sa kumbaga tinatawag natin minsan basic knowledge or
Basta yung nagre-rely ka lang sa sarili mo. Kasi kailangan mo ng, kumbaga, yung, sa word of God, di ba? Kapag ba sinunod mo yung word of God, may tendency kang magkamali. Or, kahit ba nagkamali ka, part yan ang planan ka sa'yo. So, lahat ng para sa'yo is mangyayari sa'yo, ibibigay sa'yo, di ba? May it be challenges or pagsubok, di ba? So, lahat ng yan, part ng planan ni God para sa atin. And, mas maganda na saturated tayo with the word of God para nagagabayan pa rin tayo and alam natin every time kung ano ba ang dapat natin gawin, especially sa mga times na very confused na tayo or when we are doubting ourselves. And number 3, a successful leader is empowered by the presence of God. So we should not be empowered by the people who only cheers for us, kasi hindi natin masabi. May mga times na may masasabi at masasabi sila sa likod mo, or may times na hindi ka nila ma-cheer, diba? So, kapag sa kanila lang tayo nagre-rely, diba? May tendency na mawalan tayo ng gana or maging unprofessional tayo with the things that we are bound to. But when we are empowered by the presence of God, diba? Grabe yung difference, kasi si God na yun, diba? So, kapag sa kanya tayo nagre-rely and sa kanya natin tinataas lahat, nothing can go wrong, di ba? And everything will go according to His plan, di ba? And mas maganda na we are being empowered by Him, kasi alam natin na when we are empowered by Him, di ba? We are assured that we are in the right path, di ba? We are in the right journey of our lives. So ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, study the Bible and obey God's commands. Number 2, soak ourselves in God's word. And number 3, seek God's empowerment to become successful. So for our discussion part by now, after watching this devotion, we should be able to identify that as an aspiring influential leaders, how soaked are we in God's word? So how saturated are we in God's word?